ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang Balita Ngayon Live! Sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Ferralio Tantovo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Naging mas mahalaga this time na ang Pilipinas, panindigan nga niya yung mga karapatan niya na yung mga Chinese vessels na yun na sobra-sobrang ang dami ay hindi nga manatili dun sa lugar na yun. 14 Chinese militia vessels na nanatili sa West Philippine Sea. Department of Foreign Affairs magsasampa muli ng diplomatic protest laban sa China. Ito pong mga kaso na ito at ang medyo pagbaba ng kaso is an artificial decline. Dahil po nung Linggo ang nagbukas ang hindi operational, non-operational labs total to 36. Bahagyang pagbaba ng COVID-19 cases, artificial lang ayon sa Department of Health. Blood clotting incident na dulot umano ng J&J vaccine. Sinusuri na rin ng Food and Drug Administration. Una hong example dyan, yung Nayong Pilipino po na dati ay nakasara. Aside from that, the private sector already has committed as part of their corporate social responsibility. Tutulong po sila sa atin for free. They need a space, tapos we can provide it naman for them. And of course, kung ibabalik naman siya in its condition, that's really fine with us. Tourism sites at iba pang malalaking lugar sa bansa, tatayuan na ng mga mobile hospitals at gagawin na rin vaccination sites. Manila Bay Rehabilitation Project hindi maaaring basta na lang itigil ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Kung kayo po ay sinasabihan ng inyong recruiter na itago nyo po itong visang ito, huwag nyo pong sasabihin sa immigration yung mga ganito. Ito lang po ang ipapakita niyo mga dokumento. Magduda na po tayo. Magdating overseas Filipino workers binalaan sa mga naglipa ng illegal recruiters. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts sa UNTV at sa 1935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Nananatili sa West Philippine Sea ang mga Chinese militia vessel. Base sa pinakahuling monitoring ng National Task Force for the West Philippine Sea noong April 11, nasa 204 na pupa ang barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakakalat sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea, partikular sa Kalayaan, Palawan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang mga Chinese Maritime Militia. 136 nito ang nasa Burgos Reef, 9 sa Julian Felipe Reef, 65 sa Chigua Reef, 6 sa Panganiban Reef, 3 sa Zamora Reef, 4 sa Pag-asa Island, 1 sa Likas Island, 5 sa Kota Island at 11 sa Ayungin Shoal. Base pa sa pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea, tinatayang makakakuha ng 1 tonelada o 240,000 kilos ng isda ang mga ito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Bukod dyan, nakita din sa isinagawang Sovereign Patrol ang People's Liberation Army Navy vessels na kinabibilangan ng 2 Hubei-class missile warships sa Panganiban Reef, 1 Corvette-class warship sa Kagitingan Reef,
isang Navy tugboat sa Zamora Reef at dalawang Chinese Coast Guard vessel sa Pag-asa Island. Dagdag pa dyan ang dalawa pang People's Liberation Army Navy, tatlong Chinese Coast Guard at 10 Chinese Maritime Militia vessels sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Pahayag pa ng NTF-WPS, ang presensya ng mga warship ng People's Liberation Army Navy ay patunay lamang na may nangyayaring militarisasyon sa lugar. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng AFP sa mga pahayag nito na nakadepende sa resulta ng isinasagawang maritime patrol ang kanilang magiging aksyon. Ngunit nais pa rin aniya nilang marisulba ito sa diplomatikong paraan. We do not want to wage war against anybody. Policy of our president that we should be friend to everyone and enemy to no one. China is a superpower and we are a third world country. Sa labanan sa dagat, hindi natin matitiyak na tayo ang manalo. Pero kung sa lupa yung labanan gagawin, ako'y nakakasigurado na mayroon tayong advantage. Sa kabila ng kakulangan ng naval asset ng bansa, tuloy ang pagpapatrolya ng kanilang mga tauhan kahit na namimiligro ang kanilang buhay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Desidido naman umano ang China na sakupin ang halos kabuuan ng South China Sea. Sa katunayan, umaabot na sa 29 na insidente ng panghihimasok ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula pa noong 2014. Ayon sa ilang eksperto, kung hindi gagawa ng ibang strategiya ang pamahalaan, tiyak na uokupahin pa ng ibang bansa ang mga lugar sa pag-aari ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nasa 2-4 na Chinese Coast Guard vessels ang palaging nagpapatrolya sa Scarborough at Tayungin Shoal na nasa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, sapat ng batayan ito upang ipagpalagay na may plano talaga ang China na sakupin, pangasiwaan at kontrolin ang South China Sea. Sa datos ni Batong Bakal, 29 na insidente na ng panghihimasok ang nangyari sa loob ng EEZ mula noong 2014. Kabilang narito ang pagkumpiska sa mga nahuling isda ng mga Pilipino at ang pag-water cannon sa mga ito, gayon din ang pananakot sa mga maliliit na bangka. Naging mas mahalaga this time na ang Pilipinas panindigan nga niya yung mga karapatan niya na yung mga Chinese vessels na yun na sobra-sobrang ang dami ay hindi nga manatili dun sa lugar na yon. Ayon sa isang analyst, kung patuloy na magiging mahina ang aksyon ng pamahalaan, hindi titigil ang pag-okupa sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. If this weakness continues, we will surely see more features being occupied by foreign countries. Ilang beses na rin naghain ang diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas sa China, pero tila walang nangyayaring malaking resulta dito. Kaya nananawagan si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ng pagkakaisa ng mga bansa. The nations of the world must unite to strongly push back China. Ilan sa mga rekomendasyon ng mga eksperto ay ang pagpapalakas ng pagpapatrolya ng Coast Guard at presensya nito sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin Jr. ang paghain ng isa pang diplomatic protest laban sa China. Kausunod ito ng napaulat na presensya ng nasa 240 Chinese militia vessels sa nakakalat sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Loxin, hindi na siya maghihintay pa ng rekomendasyon mula sa NTF, WPS at agad na maghain ng reklamo. Hindi maapektuhan ng kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea ang labor relations sa Pilipinas at China ayon kay Secretary Sylvester Bello III. Patuloy umano ang kagustuhan ng China na magkaroon ng bilateral agreement sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Patuloy na nakipag-ugnayan ang Chinese Embassy sa Department of Labor and Employment para pag-usapan ang inaasahang pagkakaroon ng bilateral agreement ng Pilipinas at China. Kaugnay nito, naniniwala si Secretary Sylvester Bello III
na hindi maaapektuhan ang labor relations ng dalawang bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa katunayan, nagpahayag ang China na kailangan nila ng maraming Filipino worker. Kailangan nila ng mga musician, yung mga entertainers, yung mga singers, sabi dyan, yung mga skilled workers, yung mga equipment operators, kailangan nila dyan. Gustong-gusto nila yung mga English teachers. Nais din ng China na magkaroon ng Philippine Overseas Labor Office o polo partikular sa Beijing, Shanghai at Shenzhen. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ng unofficial delegation sa US President Joe Biden sa Taiwan bilang pagpapakita ng personal commitment sa Chinese claimed island. Kinabibilangan ang delegasyon ni na dating Senator Chris Dodd at former senior State Department officials Richard Armitage at James Steinberg. Kasunod ito ng mas maiting na Chinese military activities sa paligid ng Taiwan na inaangkin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Makikipagpulong ang US delegates sa senior Taiwanese officials alinsunod sa kahilingan ni President Biden. Tuluyan ng lilisanin ng US troops ang Afghanistan matapos ang 20 taon. Nasa 2,500 Amerikanong sundalo pa ang nasa naturang bansa na bahagi ng 100,000 puwersa ng Estados Unidos sa kasagsagan ng gera noong 2001. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Nakatakdang i-anunsyo ni US President Joe Biden ang planong pag-aalis ng nalalabing American troops sa Afghanistan sa September 11 at tuluyan nang tapusin ang kanilang partisipasyon sa Afghan conflict kasabay ng 20 taong paggunita sa 9/11 terror attack sa Estados Unidos. Taliwas ito sa itinakdang May 1 deadline ni dating US President Donald Trump. Ayon kay President Biden, mahirap madaliin ang pagpapaalis sa kanilang mga sundalo, bunsod na rin ang mga potensyal na panganib na kaakibat nito. Samantala, sinisisi naman ng US officials ang Taliban sa pagpalya nitong gawin ang commitment na resolbahin ang karahasan at nagbabala kaugnay ng nagpapatuloy na Taliban link sa Al-Qaeda. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagbabalik ang ito, ang balita. Kalusugan ng lumpiang kalikasan mula sa mga natural na hiling halaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Sa ating mga kababayan sa BPO at export industries na patuloy na nagtatrabaho para maitaguyod ang kani-kanilang mga pamilya at makatulong sa ating naghihikahos na ekonomiya, taus-puso po ang aming paghanga at pasasalamat para sa inyong sakripisyo. Alam po namin
na hindi biro ang araw-araw na panganib na inyong hinaharap, ang pagkalayo sa inyong pamilya at ang pakikibaka sa nakamamatay na pandemyang ito. Kaya naman, palagi po kayong naman ang aming panalangin na sana ay patuloy kayong bigyan ng ating Panginoon ng gabay at lakas para labanan ang COVID-19, hindi lamang para sa inyong mga sarili, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Mga paraan para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatiling malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwala ang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. Reminder from UNTV, your public service channel. Hindi pa rin nakikita ngayon ang epekto ng 2 linggong enhanced community quarantine sa National Capital Region, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan. Ayon sa Department of Health o DOH, mababa man ang naitatalang kaso ng COVID-19 itong mga nagdaang araw, hindi naman ito maikukonsiderang epekto ng paghihigpit ng pamahalaan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nasa 8,571 ang naitalang COVID-19 cases ng Department of Health kahapon. Mababa ito kumpara sa daily average record ng DOH na mahigit 10,000 hanggang 12,000 kaso. Ipinaliwanag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere na artificial lang ang bahagyang pagbabang ito dahil sa pagsasara ng mga testing laboratory noong weekend. And ito pong mga kaso na ito at ang medyo pagbaba ng kaso is an artificial decline. Dahil po, nung Linggo, ang nagbukas ang hindi operational, non-operational labs total to 36. No? So meron po tayong 36 na non-operational labs. And it has affected the number of cases that we had been able to detect and was able to report yesterday. May pagkakataon talagang nagsasara ang ilang mga laboratorio isang beses sa isang linggo upang ma-decontaminate ang mga makinang gamit. Sa ngayon ay hindi pa makikita ang epekto ng 2 linggong enhanced community quarantine sa NCR Plus. We know that the incubation period of this virus is 14 days. So mag-uumpisa tayo ng bilang doon sa unang araw ng ECQ natin at pahaba no or longer no going into these weeks. Samantala, muling nagpaalala ang DOH sa mga local government unit na bantayang maigi kung naipapatupad ng maayos ang sistema sa pamimigay ng ayuda at pagbabakuna sa vaccination sites. This is a possible superspreader event, lalong-lalo na kung talagang kumpulan ng tao at saka enclosed yung space ng pagbibigay ng bakuna. We also have reminded our local governments na magkaroon ng scheduling para hindi po nagkukumpul-kumpul ang ating mga kababayan pag sila ay nagpapabakuna. Ayon pa sa DOH, karamihan ng hawaan o COVID-19 infection clusters ay naitatala sa mga komunidad. May mga hawaan na rin o infection clusters sa workplace gaya sa ospital, opisina at iba pang institusyon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. W
Nagbabala si National Task Force versus COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na posibleng magkaroon muli ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa sa kalagitnaan ng taon. Ngunit ayon sa Department of Health, wala pa silang datos upang suportahan ang projection na ito. Gayunman, dapat pa rin itong paghandaan lalo na't hindi pa rin bumababa ang mga kaso sa bansa. May panawagan naman ng ilang eksperto sa gobyerno para mas matugunan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kailangang laging paghandaan ng pamahalaan ang posibleng pagtaas pa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, nananatili ang bantang ito, lalo na kung hindi susunod ang publiko sa health protocols at kung hindi mapipigilan ang pagkalat ng virus. I think si Secretary Galvez was taken out of context, no? Ang sinasabi niya kasi, we must always be ready for any possible circumstance na tataas na naman yung mga kaso natin in the coming months. Kaya dapat lagi tayong handa. Ayon kay Undersecretary Vergere, patuloy ang ginagawang pagsasaayos at pagpapabuti ng pamahalaan sa health system capacity ng bansa. Katunayan nito ang pagdadagdag ng mga kama, paglalagay ng extension facilities ng mga ospital at pagkuha ng karagdagang healthcare workers. Ngunit para kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, matagal na dapat ginawa ng gobyerno ang paghahanda para sa COVID-19 surges at hindi kung kailan higit na itong kailangan ng bansa. Kailangan talaga damihan at bilisan ang pagtatrabaho kasi yan na yung problema natin sa testing, kulang ang testing. Yan ang problema natin sa tracing, kulang ang tracing. Isa rin sa suhestyon ni dating IATF Advisor Dr. Tony Lietchon ay pataasin ang testing capacity ng bansa sa 100,000 kada araw mula sa kasalukuyang 28,000. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagpipik. So ibig sabihin, mag-ingat kayo kasi wala tayong plateauing na magdi-decrease yung cases natin na kunyari bababa ng 6,000, 5,000, bababa din yung number of deaths, yung hospital luluwag, yung positivity rate bababa sa 5%, reproduction number natin bababa. So we don't see a silver lining at this point in time. Payo naman ng mga doktor sa mga namumuno sa Interagency Task Force Against COVID-19, alamin at kilalanin ang mga pagkukulang nito sa COVID-19 response upang agad na maitama. Kulang yung parang tinatawag na talagang mahusay na pagkukumpas mula sa taas. There's a lack of cohesive and inspiring leadership. I think they should stop pretending or that they are doing a good job. If they do not accept that their job, that the job they are doing has some deficiencies and inadequacies, what will they do about it? They will just keep doing what they're doing. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantalang inilaan ng Department of Tourism ang ilan nitong tourism sites bilang suporta sa mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko kasabay ng krisis sa pandemya dulot ng COVID-19. Tiniyak naman ng National Parks Development Committee na maibabalik sa orihinal na kondisyon ang lugar pagkatapos itong gamitin. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pinayagan ng Department of Tourism ang Manila City Government na magtayo ng pansamantalang mobile hospital at drive-through vaccination site sa Rizal Park. Sagot ng lokal na pamahalaan ang lahat ng gastos sa pagpapatayo at operasyon ng mga naturang pasilidad. Kayang tumanggap ng mobile hospital ng mga pasyenteng mayroong mild to moderate na sintomas ng COVID-19, habang nasa 350 hanggang 400 individual kada araw ang inaasahang mababakunahan sa vaccination site. Bubuksan ang mga pasilidad na ito hindi lang para sa mga residente ng Maynila, kundi sa lahat ng mamamayan. Ayon naman sa National Parks Development Committee, nangako sa kanila ang Manila LGU na ibabalik nito sa original na kondisyon ang lugar pagkatapos itong gamitin. They need the space, tapos we can provide it naman for them. And of course, kung ibabalik naman siya in its condition, that's really fine with us. Kasi ngayon, since MECQ, we're also closed. So, mas magandang i-repurpose mo na lang yung open space for maximum use or parang kung better use of the space.
Inaasahan ng NPDC na agad na sisimula ng pagpapatayo sa mga naturang pasilidad na kasalukuyan ng pinaplano ng Department of Engineering and Public Works ng Manila City Government. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humingi ng paumanhin ang One Hospital Command Center sa mga hindi pumapasok na tawag sa kanilang tanggapan. Sa gitna ito ng mga reklamo ng ilang kaanak ng COVID-19 patients sa social media na wala umanong sumasagot sa kanilang mga mensahe at tawag para humingi ng tulong sa ospital at isolation referrals. Ayon kay Dr. Bernadette Velasco, Operations Head ng One Hospital Command, overwhelmed na ang command center kung saan umaabot na sa mahigit 300 tawag ang natatanggap nila kada araw. Hamon din anya sa kanila ang paghahanap sa mga ospital na maaaring pagdalhan ng mga pasyente dahil halos lahat ay punuan na rin. Ayon kay Velasco, magdadagdag na sila ng karagdagang call takers at maging ng mga linya ng telepono na maaaring tawagan para mas mapabilis pa ang pagsagot sa emergency calls. Again, we apologize po kung hindi nakakapasok yung mga ibang calls, but we're trying to link now. Now, currently po, nakalink na tayo sa 1555 so that calls will be directed to One Hospital Command Center immediately so that our call takers po ay masasagot na po yung mga calls natin. Bukas ang One Hospital Command Center 24/7 kung saan maaaring makipag-ugnayan ng publiko sa mga numerong naka-flash sa inyong screen at sa COVID-19 hotline ng DOH na 1555. Inumpisahan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa kanilang mga empleyado na karamihan ay mga traffic law enforcer na pawang mga senior citizens at may comorbidities. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, umaabot sa mahigit 700 sa kanilang mga tauhan ang tinamaan ng COVID-19, kaya naman target nilang mabakunahan ang nasa 8,000 empleyado ng ahensya. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa kabila ng panghihikayat ng pamahalaan na manatili ang lahat sa loob ng ating mga bahay dahil sa banta ng COVID-19, walang magawa ang mga traffic law enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority kundi mamalagi pa rin sa labas upang magmando ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaya naman hindi maiiwasan na ma-expose rin ang mga ito sa COVID-19. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, tinamaan ng COVID-19 ang mahigit sa 700 sa kanilang mga empleyado na karamihan ay pawang mga traffic law enforcer. At sa ngayon ay mayroon pang nasa 100 ang kanilang active cases. 8 na rin sa kanilang mga tauhan ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. At para bigyang proteksyon ang kanilang mga empleyado, 200 tauhan ng MMDA ang tumanggap ng COVID-19 vaccine. Inunang bakunahan ng CoronaVac vaccines ang mga empleyadong senior citizens at ang mga may comorbidities na karamihan ay mga traffic law enforcer. Sana maunawaan dahil talagang kawawa ang mga empleyado ng MMDA at nasa harap sila ng tao araw-araw. Importante sa lahat mapabakunahan dahil mas iba paano, hindi lang ang empleyado may proteksyon kundi ang kasama niya sa opisina at lalong-lalo ng kanyang pamilya. Hindi naman nagdalawang isip ang mga empleyado at sinamantala ang libreng bakuna. Unang-una ang prone ng sakit na to. Tinatamaan ito ng mostly matatanda katulad ko. Kailangan ko talaga sumunod ko ano yung nararapat. Marami kong sakit. Meron akong diabetes, may hypertension, meron din akong bronchial asthma. So kapag kasi tinamaan ako ng COVID, mas delikado kasi yun. Kaya nung nag-anroot sa amin na magkakaroon ng vaccine, talagang pinursigyo ko talaga na makasama ako sa mga unang batch. Target ng MMDA na maproteksyonan laban sa COVID-19 ang nasa 8,000 nilang mga empleyado, kaya't hangad ng ahensya ang agarang pagdating ng supply ng mga bakuna sa lalong madaling panahon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 90% ng mga senior citizens sa isang bayan
ng Laguna ang ayaw magpabakuna kontra COVID-19. Pakiramdam umano kasi ng matatanda doon ay lalong madadali ang buhay nila kapag sila ay tinurukan ng bakuna. Ito ang balita ni Marcus Doria. Puspusan ngayon ang pangungumbinsi ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Pakil sa Laguna sa kanilang mga senior citizens upang tumanggap ng bakuna kontra coronavirus disease. Ayon sa isinagawa kasing survey ng Rural Health Unit sa bayan ng Pakil, 90% ng kanilang mga senior citizens ang ayaw tumanggap ng COVID-19 vaccine dahil umano sa takot. So yan nga yung ating pinoproblema sapagkat sa survey na ginawa base sa report sa akin ng mga kawanin ng ating Rural Health Unit, around 90% ng mga senior citizens natin ay ayaw magpabakuna. Parang ayaw talaga nila. Feeling nila siguro mas madadali yung buhay nila ganun, kaya ayaw nila magpaturok. Nagpaalala naman ng mayor ng Pakil na si Vin Soriano na walang dapat ipangamba sa pagtanggap ng bakuna bagkos ay magsisilbi umano itong proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang pagbabakuna sa mga barangay health worker gamit ang Sinovac vaccine. Marcus Doria, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan sa Pilipinas ang malalaking lugar gaya ng mga coliseum at stadium upang magsilbing mega vaccination sites sa bansa. Ayon sa Department of Health, nakipag-ugnayan na sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan, mga local government unit at mga kumpanya para sa mas malawak na pagbabakuna sa bansa. Ito ay bilang paghahanda na rin sa vaccination sa karamihang populasyon sa bansa na kinabibilangan ng iba't ibang sektor. Ang unahong example dyan, yung Nayong Pilipino po na dati ay nakasara. Aside from that, the private sector already has committed as part of their corporate social responsibility. Tutulong po sila sa atin for free. Mayroon na rin 17 kolehiyo at universidad ang pumayag na ipagamit ang kanilang pasilidad bilang vaccination sites. Samantala, pinatigil na sa United States, South Africa at European Union ang vaccine rollout ng COVID-19 vaccine ng Janssen. Bukod ito ng or bunso dito ng nakitang very rare blood clotting incidents sa ilang mga vaccine gaya ng napaulat sa epekto ng AstraZeneca COVID-19 vaccines sa mga vaccine sa Europa. Ayon sa Food and Drug Administration, kailangan nilang mapag-aralan ang epekto ng bakuna lalo't nagsumite na sila ng emergency use authorization sa Pilipinas noong March 31. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Muling tiniyak ng Food and Drug Administration ang kaligtasan ng publiko sa mga inaaprubhang bakuna sa bansa. Kasunod ito ng napaulat na blood clotting incidents sa ilang nakatanggap ng COVID-19 vaccine ng Johnson & Johnson na Janssen sa ibang bansa. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, masusi nilang tinitingnan at sinisiyasat ang mga impormasyong ito bilang bahagi ng proseso sa pagbibigay ng emergency use authorization. Ito kasing Janssen na bakuna, very similar din siya sa AstraZeneca, no? Ito mga adenoviral na vector vaccines. At ito nga yung isang nakikita, itong possible na very rare cases of blood clotting. So kung patapos naman po ang evaluation nito at magkaroon ng recommendation, of course it will probably have recommendations then on how to guide vaccinators at saka yung mga vaccinees to watch out for such events at saka kung ano pong gagawin pag may naramdaman sila. Kasalukuyan pang isinasagawa ang clinical trial ng Janssen sa Pilipinas at binabantayan din itong maigi ng FDA. Maingat din anya nilang tinitimbang ang maaaring maging epekto nito sa isang mababakunahan. Well, para pumasa rin naman siya sa US at saka WHO, ibig sabihin the benefit of using the vaccine definitely mas matimbang, no? Outweighs the harm. Kaya naman po, inaaral lang din natin pag ganito na kinakalibrate lang natin para paggagamitin siya, nakahanda rin naman tayo kung paano yung tamang guidelines. Ayon naman sa DOH, ang mga ganitong impormasyon ay mahalaga upang makatulong sa mga eksperto para sa pagsusuri ng mga COVID-19 vaccine. Well, it depends, no? Sa bawat mga ganitong insidente at sa bawat mga ganitong lumalabas sa mga clinical trials, ang mga manufacturers po have that responsibility
of submitting this kind of incidents to the regulatory authority that they are applying to. So in the case of the Philippines, nag-a-apply sila sa FDA. Samantala, ayon sa FDA, may pressure sa bahagi nila sa pag-aproba ng ivermectin na gamitin sa COVID-19 patients. Gayunman, kailangan pa rin makumpleto ng mga applicant ang requirements ng paggamit nito bago aprubahan ng FDA. Wala pa rin anyang matibay na batayan na nakagagamot ang ivermectin kontra COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ng Octa Research Group ang pamahalaan na pagpatupad ng mandatory quarantine period para sa mga returning Filipino kasunod ng pagkakadiskubre ng bagong COVID-19 variant sa France. Sinasabing hindi ito na de-detect sa pamamagitan ng PCR o swab test, bagamat hindi pa natutukoy kung ito ay mas mabagsik o mabilis na nakahahawa. Ayon pa sa grupo, dapat paigtingin pa ang contact tracing at testing efforts upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng mga virus. Magbabalik ang ito ang balita. Natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ang kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing live dito sa UNTV. Brave soldiers, I know that fighting this deadly foe that cannot be seen is difficult, but all of you continue to wage this battle just to protect us and this nation. I, together with UNTV, salute you for this. COVID ka lang! Pilipino kami! Naipapasa ang coronavirus disease 2019. Naipapasa ang sakit sa pamamagitan ng direct contact at paglanghap ng droplets mula sa bumahing o umubo na taong may sakit. Pwedeng tumalsik ang droplets mula 3-6 na talampakan. Posibleng makuha ang virus kapag nahawakan ng droplets pagkatapos ay hahawak sa mata o ilong. Kahit wala pang sintomas, pwede nang mapasa ang sakit. Kaya mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Mga pagkain na makatutulong magpalakas ng immune system, kamote at talbos ng kamote. Sa WHO, mas madaling kapitan ng COVID-19 ang taong mahina ang immune system. Kaya payo ng DOH, kumain ng prutas, gulay at root crops para mapalakas ang immune system. Ang kamote at ang talbos nito ay dalawa sa mga inirekomendang pagkain ng National Nutrition Council. Ang kamote ay isa sa mga pagkain na may pinakamataas na vitamin A.
Ang vitamin A ay nakatutulong mapalakas ang immune system, labanan ang impeksyon at para maging malusog ang respiratory system. Ang kalahating tasa o 100 grams ng kamote ay sapat para mapunan ang kailangan na vitamin A ng katawan sa isang araw. Ang talbos ng kamote naman ay nagtataglay ng iron at polyphenols na makatutulong laban sa impeksyon. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Eye irritation and injury is also common in the kitchen. Peppers and other spicy ingredients may irritate the eyes, while utensils and hot grease or liquid may cause eye injuries. Wash the eye with plenty of cool running water. If peppers or spicy ingredients go into the eye, hot liquid or grease splashes on the eye. If burning sensation continues, immediately go to the nearest hospital. If the eye is struck, apply cold compress very gently on the eye and see an eye doctor. If the eye is bleeding or painful, immediately take the person to the hospital. These are basic first aid tips brought to you by UNTV News and Rescue. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite? Ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatchin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, Kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay, Barangay Carmen at Inchikan sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. I guess the best tip that I could give sa songwriting, know the context of writing praise songs. So knowing the context would entail you studying the word. Importante kasi na when you write praise songs, it's based on God's word. So it helps to really read your Bible. And when you read the Bible, you will be able to come up with the right attitude, the right perspective in how to write songs for His greater glory. Kung gusto niyo pong malaman iba pang mga tips, marami pa po ito. Panoorin niyo po ang A Song of Praise Music Festival every Sunday, 7 p.m. sa UNTV. Kita-kits po tayo. When we take off, you get a fresh overview of the news. From city issues to countryside stories, we tell you about celebrations and accounts of destruction. With drones, we give you not just visual narratives from a whole new perspective, but service on a higher altitude. This is our advocacy at UNTV Drone. Gaano ba tayo kahanda sa posibleng pagdating ng isang sakuna? Taon-taon nasa 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Di na rin bago sa atin ang mga pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Bawat araw din, may napapaulat na mga sunog, pati na ng mga pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar. Dito sa Metro Manila, pinaghahandaan natin ang posibleng pagtama ng isang malakas na lindol na kung tawagin ay The Big One. Gaano nga ba tayo kahanda kung may dumating na sakuna?
Meron na ba tayong first aid kit? Go bag? O kaya naman, emergency plan sa ating mga tahanan? Manood ng Lifesaver upang matuto ng disaster preparedness at malaman ang mga dapat gawin kung sakaling dumating ang isang sakuna. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver! Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic plus trivia ngayong gabi. Tingnan muna natin ang sitwasyon po ng trapiko sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Unahin natin ang Katipunan Avenue. Sa mga dadaan po ng Katipunan kung kayo papunta ng Balara o kaya dyan po sa may area ng Commonwealth, wala po maging problema starting pa lamang pagtawid nyo ng Aurora Boulevard tuloy-tuloy hanggang dito sa may area na ito going po ng UP. Yung kabilang side naman, pabalik po dyan sa may area ng Marikina, light traffic din ang kahabaan na ito ng Katipunan Avenue. Tingnan natin ang EDSA Cubao Aurora. Sa ngayon po ang magkabilang lane ng EDSA Cubao Aurora, wala namang maging problema. Medyo may kaunting pagbagal lamang para sa mga motoristang papunta dyan sa may area po ng Kamuning, pero yung kabilang side southbound, light traffic po sa mga motoristang going naman ng Ortigas. Tingnan natin ang Welcome Rotunda sa Maynila. Sa mga papunta ng Maynila, light traffic po starting pa lamang dyan sa may Santo Domingo at Banawe, going po rito sa may area na ito ng Welcome Rotunda towards Espanya. Yung kabilang side, light traffic din sa manggagaling po ng Blooming Street at dyan po sa may Quezon Ave at E-Road, walang maging problema magmula rito sa may Welcome Rotunda. Tingnan natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, konting build-up lamang sa mga toll booth pero sa kahabaan po o sa buong kahabaan ng North Zone Expressway, light traffic po ang sitwasyon. Para sa ating health update, ngayon po sa Pilipinas, umaabot na sa 892,880 ang confirmed cases at ngayong araw, may nadagdag po na 8,122 na bagong kaso. Para naman po sa mga active cases natin, 173,047. Recoveries natin, 704,386 at meron tayong 501 na new recoveries today. Deaths naman po, 15,447 at meron tayong 162 na new death cases today. Para sa ating global tally, global cases po natin, 137,467,864. Global deaths naman, 2,959,675. At yung global recovery naman natin ay 78,316,838. Para sa ating weather update, naging isang ganap na bagyo na po ang sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa. Huling namataan ang bagyong Surigay sa layong 1,205 kilometers silangan ng Mindanao. Bagya itong lumakas sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 90 kilometers per hour. Halos hindi po kumikilos ang bagyo at nananatiling mabagal. Patuloy na nag-o-organize itong bagyo at inaasahang lalakas pa po sa mga susunod na araw. In the next 24 hours, lalakas pa into severe tropical storm. Habang sa Biyernes naman, papasok po ng Philippine Air Responsibility at nasa typhoon intensity na po. By Sunday naman, nasasilangan na ito ng Huban Sorsogon at by Monday naman sa area po ng Infanta Quezon. Pero ayon sa pag-asa, magre-recurve ito at babalik po dyan sa karagatan at malabong mag-landfall po sa ating bansa. Trivia time! Dagdag kaalaman mga kasambahay, alam niyo po ba na sa isang pag-aaral na ginawa ng mga eksperto noong 2017, napatunayan po na hindi pala makabubuti sa ating katawan at immune system ang sobrang matagal na oras ng exercise. Ayon po sa pag-aaral, mas matagal na pag-eehersisyo, mas madami pong immune cells ang nawawala sa katawan. At kung mababa ang bilang ng immune cells, mas malaki rin ang posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit. Ang dahilan nito,
mas lalo daw pong nai-stress ang katawan sa sobrang tagal ng workout o exercise. At kapag stress po ang katawan, bumabagsak rin po ang immune system. Ayon sa mga eksperto, hindi naman kailangan maging sobrang intense ang gagawing exercise. Maaring ito ay simpleng pag-akyat at pagbaba sa hagdan, paggamit ng jumping rope, pagbibisikleta, pagsuswimming, o di kaya po ay pagpupush up. Normal ang makaramdam po ng hingal, subalit hindi naman kinakailangan na maging patang-pata po yung ating katawan. Ang moderate na exercise ay maraming benepisyo sa kalusugan. Nakokontrol nito ang hypertension at diabetes, maiiwasan rin ang Alzheimer's disease. Nakakabawas ng balisa, stress, at nakapagpabata. Ayon po sa pag-aaral, napapataas ng moderate exercise ang lifespan ng tao ng 10 taon. Sana po ay may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kinu-question na ilan ng pagre-resume ng rehabilitation project sa Manila Bay sa gitna ng krisis sa pandemya. Ngunit paliwanag ng Department of Environment and Natural Resources, may sinusunod silang schedule o timeline. Target nilang matapos ang nourishment project sa Manila Bay sa third quarter ng 2021. Ito ang balita ni Rosalie. Maiwasan ang coastal flooding at erosion. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang pondong ginamit sa proyektong ito ay bahagi pa ng 2019 national budget. Naaprubahan ang kontrata bago ang pandemya at nabinbin lang ang pagpapatupad dahil sa COVID-19. Ngayong third quarter din anya ng taon, target matapos ang Manila Bay Nourishment Project. Ngunit sinisilip ngayon ng mga kritiko ang timing ng proyekto, lalo na't nahaharap sa suliranin ng pandemya ang bansa. Marami ang naapektuhan ng kabuhayan at nangangailangan ng ayuda. Sa isang pahayag sa DENR page, sinabi ng ahensya na hindi maaaring basta na lamang ihinto ang isang proyekto ng gobyerno sa ilalim ng contractual obligation. Ayon naman sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law Dean Attorney George Irwin Garcia, maaaring i-justify ng gobyerno ang pagpapahinto o pag-aantala sa isang proyekto, lalo na at nasa ilalim ng krisis sa kalusugan ng bansa. Because we are in a national emergency, pandemic ito, madaling i-justify at pwede ma-justify yung pagpapatigil ng isang proyekto. At para yan ay maging tinatawag na savings. Lahat ng kontrata nakadepende sa mga pangyayari, especially kung mga tinatawag na supervening event na hindi naman na-predict ng mga partido sa kontrata. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang palasyo kaugnay ng pagpapatuloy ng proyekto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming trabaho ang maaaring pasukan ng mga Pilipino sa Canada. At sa oras na malagdaan ang labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa susunod na buwan, magandang oportunidad ito para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaki ang pangangailangan ng Canada sa mga skilled workers, equipment operators, teachers at mga cook. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, oportunidad na ito para sa mga Pilipinong gustong mangibang bansa. Pero sa Mayo anya ay posibleng lagdaan na ng dalawang bansa ang isang kasunduang magbibigay ng proteksyon sa mga OFW doon. Pangunahin dito ang paghawak sa kanilang mga personal property gaya ng passport at cellphone. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kasama rin sa labor agreement kung magkano ang magiging sweldo at working hours, insurance at pati ang oras ng pagtulog. Maganda ito, itong development na ito na magkakaroon tayo ng bilateral agreement para mabigyan ng sapat na proteksyon ang ating mga kababayan. Bukod naman sa Canada ay nasa lamesa na rin ang bilateral labor agreement ng Pilipinas sa Russia, China at Eastern Europe, partikular sa Czech Republic, Romania at Poland. Samantala, inaasahan naman ng dole na madadagdagan ang kanilang pondo para sa repatriation ng mga OFW dahil paubos na ang 6.2 billion pesos na unang inilaan para sa taong ito. Ray Pelayo,
UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng hindi pa rin buksan ang Australian international borders kahit maabot ng bansa ang 100% vaccination target nito. Ayon sa kanilang health minister, marami pang dapat isaalang-alang liban sa bakuna. Ito ang balita ni Nina Bascot. Hindi sapat na batayan ang 100% vaccination rollout upang buksan muli ang borders ng Australia. Ayon kay Australian Health Minister Greg Hunt, kailangan din isaalang-alang ang transmission, vaccine protection longevity at higit sa lahat ang global impact nito. Ang Australian international borders ay sinara noong March 2020 na mananatiling nakasara hanggang June 2021. Bunsod nito, hindi pa rin makabalik ang tinatayang 36,000 Australians na naipit sa iba't ibang panig ng mundo. Kaugnay naman sa desisyon ukol sa zero tolerance virus policy ng bansa, ibabatay ito sa mapagkakasunduan ng chief ministers, state premiers at ng prime minister. Sa kasalukuyan, nagsimula naman na ang unti-unting pagbubukas ng domestic borders sa bawat estado ng bansa. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa loob ng 6 na buwan, mas mataas ang bilang ng mga nasasawi sa Rio de Janeiro, Brazil kaysa mga isinisilang dahil sa tumitinding krisis ng COVID-19 pandemic. Ikalawa ang Rio de Janeiro sa may pinakamataas na populasyon sa bansa at noong buwan ng Marso ay nakapagrehistro ng nasa 36,437 deaths. 16% mas mataas ito sa 32,060 new births batay sa National Civil Register. Bukod dito, nasa 10 pang lungsod sa Brazil na may higit pa sa kalahating milyon ang populasyon ang nakapagtala rin ng mas mataas na bilang ng mga nasasawi kaysa mga ipinapanganak. Magbabalik ang ito ang balita. Manibela. Learn how to prevent ailments. Alagaan ang ating kaisipan. Kayo pong mga magulang ang unang guro. We have to be positive in things, di ba? As much as possible, huwag pong lumabas ng bahay. Know how to treat illnesses. Meron na din po tayong teledermatology. Eat healthy food, balanced diet. Mag-CPU 3 times a day. Ang doktor, kaibigan ho ng pasyente, nandito kami para tulungan kayo. And don't miss updates on health topics. Doctors on TV, Sundays from 11:30 in the morning to 12 noon.
only here in UNTV. Sa ating mga healthcare workers, kaus-puso po akong nagpapasalamat sa tapang at dedikasyon niyo sa inyong trabaho. Alam po namin na miss na ninyo ang inyong pamilya, pero nandyan po kayo upang alagaan ang ating mga kababayan na natamaan ng COVID-19. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, huwag po tayong susuko, malalampasan din po natin ang lahat ng ito. Ingatan at gabayan po tayo lagi ng Diyos. Maraming salamat. Virus na sanhi ng sakit ng coronavirus disease 2019 ay kapamilya ng viruses na sanhi ng common colds, pneumonia, MERS-CoV at SARS. Galing ito sa Wuhan, isang syudad sa Hubei, China. Ang mga sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Para maiwasan ito, palaging maghugas ng kamay. Umiwas sa taong may sintomas ng sakit. Gumamit ng proteksyon kung hahawak sa hayop. Siguraduhing luto ang mga kakainin. Agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas. Tandaan na mahalaga ang kalinisan at kaalaman para maiwasan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Nagbabala ang Bureau of Immigration na mag-ingat laban sa mga illegal recruiters na nangbibiktima ng mga dating overseas Filipino workers na may expired visa at overseas employment certificate. Ito ang balita ni Marvin Calas. Napigil ang makaalis ng Pilipinas ng Bureau of Immigration ang isang dating overseas Filipino worker na papunta ng Dubai noong April 5. Sinasabing nagpresenta ang nasabing OFW ng kopya ng kanyang Overseas Employment Certificate, subalit nang suriin ito ng immigration officer sa Clark International Airport, natuklasan na kanselado na ang kanyang working visa. Kaugnay nito, nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga illegal recruiter na target biktimahin ang mga dating OFW na may expired visa at employment contract sa abroad. Modus nila ngayon na alokin ng bagong tourist visa ang isang OFW at pangakuan na makakapagtrabaho abroad gamit ang lumang Overseas Employment Certificate. Ito pong paraan na binibigay nito mga illegal recruiter na to ay po tama. So it's a circumvention of the law. Ang pinapakita po nila ay mga hindi na po valid na mga dokumento. Ayon sa BI, lumhang delikado ang ganitong klase ng mga modus dahil ito ang karaniwang pinagmumula ng mga kaso ng pagmamaltrato sa mga Pinoy ng mga foreign employer. Madalas na ugatan ito ng hindi tamang pagpapasweldo at human trafficking. Payo ng BI, huwag basta magtitiwala sa mga kaduda-dudang transaksyon at huwag papatol sa mga ganitong klase ng recruitment. Kung kayo po ay sinasabihan ng inyong recruiter na itago nyo po itong visang ito, huwag niyo pong sasabihin sa immigration yung mga ganito. Ito lang po ang ipapakita niyo mga dokumento. Magduda na po tayo. Upang malaman kung accredited o lehitimo ang isang recruitment agency, maaaring bumisita sa webpage ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa www.poea.gov.ph. Maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 ang sinumang mapatutunayang sangkot sa illegal recruitment. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dako
Nakumpiska kahapon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Naval Intelligence Security Group at iba pang maritime groups ang tinatayang 57 milyong pisong halaga ng giant clam sa Purok, Bunbon, Barangay Panakan, Nara, sa Palawan. Mahigit 16,000 peraso ng giant clam ang nakuha sa nakatagong tent sa tirahan ni John G. Moreno. Ayon kay Moreno, caretaker lamang siya at ito ay pag-aari umano ng isang nagngangalang Rolando Eliazar. Itinuturing na endangered species ang giant clams na ginagamit sa paggamit ng jewelry at ornamental shell trade. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga sangkot sa pagtatago nito. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong South Korean Most Wanted Fugitives sa Parañaque City at Pantabangan, Nueva Ecija kahapon. Kinilala ang mga ito na sina Jun Myung-hun, Yu Dae-wong at Kang Wesong. Ayon sa BI, sangkot ang tatlo sa online scam at nakakuha ang mga ito ng nasa $9 million mula sa kanilang libo-libong mga biktima. Ide-deport ang mga ito ng immigration para harapin ang kanilang mga kaso sa Korea at blacklisted na ang mga ito sa bansa. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, tuwing 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.